Oh anak, napadaan ka dito. Kulang pa ba ang perang iniwan ko kanina sa lamesa? Tanong ni Martha sa kanyang anak. Hindi po mama, nasabi kasi sa akin ni Althea na nilalagnat daw po kayo. Uminom ka na ba ng gamot mama? Nag-aalalang tanong ni Astrid sa kanyang ina. Tapos na anak, medyo okay na nga ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling ni Martha. Wala ka bang pasok ngayon, Astrid? Wala po. Magpahinga na lang kayo, Mama. Ako na po ang maglilinis dito. Nasabi ko na kay Senyora Adelina na ako na muna ang magtatrabaho ngayon dahil may sakit ka. Pumayag naman siya kaya pwede ka na pong magpahinga sa maid's quarter. Laki sa hirap at ulila na sa ama si Astrid. Isang katulong ang kanyang ina sa mansyon ng mga Reyes. Bata pa lang siya ay dito na sa Casa Reyes nagtatrabaho ang kanyang ina. Konting tiis na lang, maigagapang niya rin sa kahirapan ang kanyang pamilya. Isang taon na lang ang titiisin niya at makapagtatapos na siya sa pag-aaral. Maganda at simpleng babae lamang si Astrid, kaya maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Mabait, masipag at madiskarte rin siya. Nang nagpaulan si Lord ng magandang katangian ay sinalulhat ito ng dalaga. Good morning. Wala ka bang pasok ngayon? Tanong ni Marcus kay Astrid. Napatalon sa gulat ang dalaga sa biglaang paglitaw ni Senyorito Marcus sa kaniyang harapan. Magandang umaga po, Senyorito. Wala po kaming pasok ngayon kaya ako muna ang maglilinis sa silid niyo. Okay, pagkatapos mo dito, pakilak na lang ng kwarto ko. Have a nice day, Astrid. Matagal nang may gusto si Marcus kay Astrid. Kaya ayaw niya pang mag-asawa dahil hinihintay niya ang dalaga na makapagtapos ito ng pag-aaral. Kapag nakagraduate na si Astrid, ay liligawan na niya ito. Simula nang magkagusto siya sa dalaga, ay hindi na siya nanligaw sa ibang babae dahil si Astrid lang ang gusto niyang maging kasintahan. Loyal at faithful siya sa dalaga kahit wala pa silang relasyon. Sa dami ng niretong babae sa kanya, ni isa ay wala siyang nagustuhan dahil walang babaeng kayang higitan ang pagmamahal niya kay Astrid. Heist, ang gwapo talaga ni Senyorito? Mahinang sabi ni Astrid nang mawala na sa kanyang paningin ang binata. Astrid, focus. Maglinis ka na at mamaya ka na mag-day-gym dyan. Pangangaral niya sa kanyang sarili. Dahil marami pa siyang gagawin, nagsimula na siyang maglinis sa kwarto ni Marcus. Hindi naman masyadong makalat at malikabok ang kwarto ng binata, kaya mabilis lang siyang natapos sa paglilinis. Nandito ka lang pala, Astrid. Kanina pa kita hinahanap. Siya nga pala, pinapatawag ka ni Senyora Adelina. Bakit daw po? Aba, hindi ko alam. Mabuti pa, puntahan mo na siya doon at baka mag-alboroto pa iyon sa galit kapag natagalan ka. Sige po, Manang Fe. Dali-daling tumakbo si Astrid papunta sa kinaroroonan ng kanyang amo. Nang makarating siya sa hardin, ay naabutan niyang nagtatanim na naman ng bulaklak si Senyora Adelina. Napansin niyang mahilig talaga sa bulaklak ang Senyora. Magandang umaga po, Senyora. Pinapatawag niyo raw po ako? Sambit ni Astrid. Good morning, Iha. May pag-uutos sana ako sa iyo. Tumawag kasi sa akin si Marcus dahil may nakalimutan siyang importanteng dokumento. Pwede ba ang pakihatid ito sa kanyang opisina? Sige po, walang problema. Maraming salamat, Iha. Manong Tonying, pakihatid nga po si Astrid sa kumpanya namin. Mabuti na lang at maayos ang damit na suot niya ngayon. Nakakahiya kasi kapag pumunta siya sa kumpanya ni Marcus na medyo kupas ang suot niya. Ilang beses na siyang nakapunta sa opisina ng binata dahil hinahatiran niya noon ng pagkain si Marcus. Siya kasi palagi ang inuutusan ni Senyora Adelina. Biglang siyang nanliit sa kanyang sarili nang makita niya ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya nila Marcus. Napayuko na lang siya nang mapansin niyang pinagtitinginan siya ng mga ibang empleyado. Nang makarating siya sa tapat ng opisina ng kanyang amo, ay mabilis siyang kumatok ng tatlong beses bago niya binuksan ang pintuan. Ikaw palang inutusan ni Mama. Halika, maupo ka muna. Alden, timplahan mo nga kami ng juice ni Astrid. Pakikuha na rin kami ng dessert plate at isang kutsilyo. Thank you. Magmerienda ka muna dito bago ka umalis, Astrid.
Maraming salamat. Ang bait mo talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming babae ang nagkakagusto sa'yo. Kahit na maraming babae ang maghabol sa akin, ikaw pa rin ang gusto ko. Namula ang buong mukha ni Astrid. Hindi talaga siya sanay kapag bumabanat sa kanya si Marcus. Actually, mahal nila ang isa't isa. Subalit na pag-usapan nilang dalawa na tsaka na lang sila maglandian kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral. Tsaka hindi naman nagmamadali si Marcus at willing to wait naman siya kaya panatag ang loob niyang hindi lilingon ng ibang babae ang binata. Hoy, banat ka ng banat dyan. Mamaya baka marinig ka pa ng sekretary mo. He's not stupid, Astrid. Matagal na niyang alam na ikaw ang babaeng mahal ko. Siya nga pala, busy ka ba next week? Date tayo. Sambit ni Marcus sa dalaga. Nanliit ang dalawang mata ni Astrid. Hoy, anong date ang pinagsasabi mo dyan? Naku Marcus, umayos ka. Sabi mo sa akin tsaka muna lang ako liligawan kapag nakagraduate na ako. Date as a friend kasi yun, Astrid. Sige na, mukhang hindi ka naman busy. Pambawi mo na lang yun sa akin. Ilang araw mo kaya akong hindi pinansin? Tsaka kapag nasa kasa ka naman, palagi mo akong iniiwasan. Sige na nga. Tatlong araw niya kasing hindi pinapansin si Marcus dahil abala siya sa pagre-review. Malapit na kasi ang finals nila kaya kailangan niyang magsunog ng kilay. Mas maganda kasing mag-review siya ng maaga para hindi siya mag-cramming. Kung sila lang dalawa ng binata ay hindi na niya tinatawag na senyorito si Marcus. Kapag naman hindi siya busy ay nakikita silang dalawa. Sweet at caring ang binata sa kanya. Kaya mas lalong napamahal siya kay Marcus. Consistent din ito sa pag-a-update sa kanya. Ni pumunta nga ng CR para tumae ay sinasabi pa nito. Sir, ito na pong merienda niyo. Thank you, Alden. Hindi muna ako tatanggap ng bisita ngayon kaya huwag ka munang magpasok ng kahit sino dito sa opisina ko. Sabi ko na nga ba, matik na no visitors allowed kapag nandito na si Astrid. Enjoy your bebe time, sir! Napatakip na lang ng mukha si Astrid dahil bigla siyang nahiya. Akala niya talaga ay walang nakakaalam sa setup nilang dalawa ni Marcus. Pero hindi naman siya nababahala dahil hindi naman chismoso si Alden at mapagkakatiwalaan naman itong tao. Napangiti na lang si Astrid na makita niyang nilalagyan na ni Marcus ang plato niya ng paborito niyang chocolate cake. Wala na siyang gagawin sa kasa kaya okay lang kahit magtagal siya dito sa opisina ng binata. Tsaka na-miss niya rin ang binata kaya susulitin na niya ang araw na ito. Grabe ka naman makatitig sa akin, Marcus. Baka matunaw na ako niyan, ha? Pabirong sabi ni Astrid. Ang ganda-ganda mo kasi kaya hindi ko maiwasang tumitig sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka. I love you so much, Astrid. Hindi ako mapapagod na maghintay sa'yo. Kinuha niya ang isang kamay ng dalaga at nilapit ito sa kanyang labi para halikan ito. Namumungay ang kanyang mga mata na nakatingin kay Astrid. Tuwing kasama niya ang dalaga ay sobrang gaan ng pakiramdam niya. It feels like home to be with her. God knows how much he wants her in this lifetime. Konting tiis na lang, Marcus. Pasensya na kung masyado kitang pinaghintay ng matagal. Thank you for always loving me and understanding me. You really set the standard so high. Real talk, sa panahon ngayon, wala nang lalaking kayang maghintay ng ilang taon. Kaya ang swerte ko, dahil kahit hindi ako mayaman at successful, ako pa rin ang pinili mo. Because you're the only woman I want to marry, Astrid. Sa ngayon, make your family proud of you. Tuparin mo muna ang pangarap mo bago ako. After I reached my dreams, sayong-sayo na ako. Pagsisilbihan kita at mamahalin ng buong buo. Niyakap niya ng mahigpit ang binata at tila ayaw na niyang pakawalan ito. Nakaka-addict talaga ang amoy ni Marcus. Ang bango-bango niya kasi, tapos ang sarap niya pang yakapin. Kapag nagkaroon sila ng mga anak, ay tiyak niyang gwapo at magaganda ang mga ito. Alauna na ng hapon nang bumalik si Astrid sa Casa Reyes. Pinuntahan niya agad ang kanyang ina na nagpapahinga sa maid's quarter upang
tignan kung okay na ba siya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang bumaba na ang lagnat ng kanyang ina. Anak, ikaw pala. Anong oras na? Alauna na po, Mama. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa, kumain na po kayo. Madala po akong pagkain. Maraming salamat, anak. Ang bait-bait mo talagang bata ka. Huwag ka munang magbo-boyfriend, ha? Mag-aral ka munang mabuti. Tsaka ka na pumasok sa isang relasyon kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at may stable ka ng trabaho. Huwag kang gumaya sa akin na maagang nagpabuntis. Paalala ni Martha sa kanyang anak. Huwag kayong mag-alala, Mama. Iaahon ko muna kayo ni Althea sa kahirapan bago ako mag-asawa. Kayo muna ang uunahin ko bago ang sarili kong kaligayahan. Naluluha na niyakap ni Martha ang kanyang anak. Mabuti na lang at matalinong bata si Astrid. Ayaw niya kasing matulad sa kanya ang anak nito na minamaliit ng ibang tao dahil isa lamang siyang hamak na katulong. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, nadatnan niyang gumagawa ng project si Althea, ang bunsong kapatid ni Astrid. Agad niyang nilapitan ito at ibinigay ang siopaw na pasalubong niya para sa kapatid. Tuwing may extra siyang pera, binibilhan niya palagi ng pagkain si Althea. Wow! Thank you, ate! You're the best talaga! Malambing na wika ng dalaga sa kanyang ate. You're welcome, Althea! Kapag nahihirapan ka sa project mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa akin, ha? Opo, ate! Siya nga pala, nakaluto na po ako ng kanin at ulam! Wow! Maaasahan ka talaga sa gawaing bahay, bunso. Sige na, ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Pasok muna ako sa kwarto natin. Magpapahinga lang ako saglit. Tawagin niyo lang ako kapag kakain na. Habang nagpapahinga si Astrid, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Napangiti siya nang mabasa niya ang text ni Marcus. Mabilis niyang nireplyan ang binata at sinabi niyang nakauwi na rin siya sa kanilang bahay. Noong una, hindi siya makapaniwala na si Marcus Reyes ang patay na patay sa kanya. Sino ba naman siya para magustuhan ito, di ba? Pero sa totoo lang, ang swerte niya talaga pagdating sa pag-ibig dahil isang matured at ideal man ang binigay ni Lord sa kanya. Hindi na talaga siya lilingon sa iba dahil kontento siya kay Marcus. Kanina ka pa ba dito? Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Hinihingang nasabi ni Astrid kay Marcus nang makarating siya sa paborito nilang tagpuan ng binata. Hindi naman, kadarating ko lang din. Ba't ba kasi ayaw mong sunduin kita? Ayan tuloy, napagod ka pa sa paglalakad. Kapag pinayagan kitang sunduin mo ko, baka wala pang 10 minuto ay kalat na sa buong barangay namin na sinundo mo ko. Alam mo naman ang mga kapitbahay namin, masyado silang chismosa. Ayokong magkaroon ng issue, Marcus. Kaya low-key lang muna tayong dalawa, ha? Total, hindi pa naman tayo. Okay, ikaw ang bahala. Kung saan ka komportable, doon din ako. Ang ganda mo talaga, Astrid. Kahit simpleng bestida lang ang suot mo, lumilitaw talagang natural mong ganda. Naku, binubola mo na naman ako. Pero maraming salamat sa pag-appreciate ng beauty ko. Ikaw rin naman, ang gwapo-gwapo mo. Kaya bagay na bagay tayong dalawa. Nandito na sila ngayon sa gilid ng lawa. Paborito nilang tagpuan ang lugar na ito dahil bukod sa maganda ang tanawin ay peaceful din ang paligid. Private property nila Marcus ang lupaing ito kaya malaya silang nakakapunta rito. Biglang kumislap ang mga mata ni Astrid nang makita niyang may dalang chicken cordon ang binata. Dali-dali siyang umupo sa tabi ni Marcus at mahigpit niyang niyakap ito. Tuwing nagde-date silang dalawa ay lagi siyang binubusog ng binata. Kunwari na lang date as a friend ang date nila ngayon kahit hindi naman. Ang effort mo talaga, Marcus? Ikaw lahat ang nagluto ng mga dalamong pagkain? Tanong ni Astrid. Yes po, made with love lahat ng yan. Marcus, maligo tayo mamaya sa lawa. Sulitin na natin ang araw na ito dahil sa susunod na araw ay magiging busy na naman tayo pareho. Sure. Mabuti na lang at always ready ako. Siya nga pala, ano itong narinig ko kanina na binigay mo raw ang number mo kay Felipe? Nakasimangot na sabi ni Marcus. Mabilis na napatingin si Astrid sa binata. Ang kulit niya kasi kaya binigay ko na lang ang number ko.
Huwag kang mag-alala dahil iyong dating number ko ang binigay ko sa kanya. E-expired na yun. Sambit niya rito. Nakahinga naman ng maluwag si Marcus. Akala niya ay may kaagaw na siya sa dalaga. Bumalik ang sigla sa kanyang katawan at naging maaliwalas na rin ang kanyang mukha. May tiwala naman siya kay Astrid na hindi siya papaasahin nito, subalit minsan hindi niya maiwasang mag-overthink at mangamba. Nakasandig ang likod ni Astrid sa dibdib ni Marcus habang ang isang kamay naman ng binata ay nakapulupot sa bewang nito. Masaya silang nagkakwentuhan nang biglang may dumating na sasakyan. Lalayo na sana siya, subalit mabilis siyang pinigilan ni Marcus. "Don't move. Si Alden lang yan. May papapirma lang siya sa akin na importanteng dokumento." "Kinabahan ako dun na. Akala ko kung sino na." Nanliit ang dalawang mata ni Marcus. Ayaw talaga ni Astrid na makita silang magkasama ng ibang tao. Baka raw kasi madumihan niya pa ang inaalagaan nitong reputasyon. Pero para sa kanya, wala naman siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. "Akala ko nandito ka para mag-emote pero hindi pala. Sana all may time makipag-date. Sana all may love life. Taga sana all na lang talaga ako sa inyong dalawa. Kung bakit ba kasi ang malas ko sa pag-ibig? May papipirmahan ka lang sa akin pero ang dami mo nang sinabi. Akin na nga yan. Magandang umaga nga pala sa iyo, Astrid." "Magandang umaga rin sa iyo, Alden. Ang sipag mo naman na. Kahit day off mo, nagtatrabaho ka pa rin." "Kung alam mo lang. Paano ba yan? Alis na ako. Enjoy your date, lovebirds." Pag-alis ni Alden ay nagkwentuhan ulit silang dalawa ni Marcus. Manghang-mangha si Astrid nang marinig niya ang lahat ng plano ng binata kapag naging sila na. Nakabili ng araw si Marcus ng lupa na pagtatayuan nila ng kanilang mansyon. Sana lang talaga ay umayon sa kanila ang tadhana. Nang hapon na at hindi na masyadong mainit, naliko na silang dalawa sa lawa. Matamis nang umiti si Astrid nang makita niyang nakatutok sa kanya ang hawak na kamera ni Marcus. "Picture rin tayo, love." Sambit ng binata kay Astrid. "Sure. Smile ha. Baka mamaya ang seryoso mo naman sa picture. Say cheese, Marcus." "Cheese!" Uto-utong sabi ng binata. "Tignan mo oh, ang sweet nating tignan dito." Masuyong hinalikan ni Marcus ang noo ni Astrid bago niya binalik ang kanyang kamera sa ibabaw ng basket. Pagbalik niya sa lawa ay binasa niya ng tubig ang kanyang sinisinta. Kaya ang ending, naglaro lang silang dalawa at naghabulan habang papalubog ang araw. Tuwing nagde-date silang dalawa ni Astrid ay labis ang sayang nadarama niya. Nag-e-enjoy talaga siya tuwing kasama niya ito. Kung pwede lang ay ayaw na niyang matapos ang araw na ito. Habang buhat-buhat niya si Astrid, ay nagulat siya nang bigla siyang hinalikan ng dalaga. Natulala siya sa kanyang kinatatayuan at tila hindi siya makapaniwala na hinalikan siya nito. "Love, sampalin mo ako. Mukhang nananaginip ata ako." Tulirong sambit nito kay Astrid. "Hindi ka nananaginip, Marcus. Hinalikan talaga kita. Gusto ko kasing ikaw ang maging first kiss ko. Maraming salamat sa date na ito, Marcus. Sobrang na-appreciate ko talaga ang effort mo since day one." "Gagawin ko ang lahat. Papasaya lang kita, Astrid." "Ano ba yan? Kinikilig ako. Ako ang lalaki dito pero mukha akong babae kung kiligin." Namumulang sambit ni Marcus sa dalaga. "Ang cute mo namang kiligin. Basta Marcus ha, kapag nalaman kong may nilalandi kang ibang babae, ekis ka na sa akin." "Ikaw lang ang lalandiin ko, mahal ko. Pangako, hindi kita lolokohin at ipagpapalit sa ibang babae. Seryosong seryoso ako sa iyo, Astrid." Sa araw na iyon, parehong masaya ang dalawa. Ni ayaw na nga nilang umuwi. Mabuti na lang at pag-uwi ni Astrid sa bahay nila, ay hindi na siya tinanong ng kanyang ina kung saan siya galing at bakit late na siyang umuwi. Strikto at bantay-sarado talaga siya ng kanyang ina, kaya minsan ay nahihirapan siyang makipagkita kay Marcus. Sa sumunod na araw, pagkatapos ng klase ni Astrid, ay pumunta na siya sa Casa Reyes. Birthday ngayon ni Senyora Adelina, kaya abala ang lahat ng mga kasambahay sa mansyon.
Pagsapit ng alas 7 ng gabi, ay magsisimula na ang party at isa siya sa mga magsiserve ng pagkain mamaya. Uy Astrid, halika na dito! Magbihis ka na dahil hinahanap na tayo ng mga kasamahan natin! Sambit ni Alena sa dalaga. Teka lang, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Mauna ka na pumunta doon, Alena. Sige, sunod ka agad ha. Mabilis namang tumango si Astrid. Pagkatapos niyang punasan ang lahat ng mga basang kutsara, ay pumunta na siya sa CR para magbihis ng pangkatulong na uniforme. Nang makarating siya sa garden, kung saan gaganapin ang birthday party ni Senyora Adelina, ay nakita niyang masayang nakikipag-usap si Marcus sa kanyang mga kaibigan. Nang magsimula na ang party ay naging abala na siya sa pagsiserve ng wine sa mga bisita. Dahil sa taglay niyang ganda, agaw pansin siya sa mga kalalakihan na nandito ngayon sa party, kahit na nakasuot siya ng pangkatulong na uniforme. Ang isang business partner nga ni Marcus ay hinihingi niya ang number nito. Bro, ang ganda talaga ni Astrid. Single pa ba siya? Tanong ni Archie kay Marcus. Sa pagkakaalam ko ay single pa siya, pero hindi na available. Bro, kung balak mong pormahan si Astrid, ay huwag mo nang ituloy. Masasaktan ka lang. Seryosong wika ni Marcus. Sus, bakit naman ako masasaktan, Aber? Kasi hindi mo pa sinasabi ang pakay mo sa kanya, uunahan ka na niya, babaste din ka na agad niya. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Tumangutango naman si Archie. Teka, ba't parang alam na alam mo ang ginagawa niya? Don't tell me na niligawan mo siya tapos binasted ka agad niya. Ngumiti lang si Marcus sa kanyang kaibigan. Mabuti na lang at hindi na ulit nagtanong si Archie tungkol kay Astrid. Baka kasi masapak niya pa ito nang wala sa oras kapag puro si Astrid na lang ang bukang bibig niya. Dahil kilala ang kanyang pamilya, ay maraming babaeng sinusubukan siyang lapitan. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil inaabala niya ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa mga kaibigan niya at mga ka-business partner niya. Siya na mismo ang gumagawa ng paraan para hindi na siya lapitan ng mga dalaga. Sa kabilang banda, napansin ni Astrid na lasing na si Marcus. Kanina pa kasi ito umiinom ng alak. Total birthday naman ni Senyora, kaya hinayaan na lang niya ito at ngayon lang naman siya iinom ng marami. Kahit papano ay deserve niya ring magsaya at mag-relax. Astrid, tara na dito! Pwede na tayong kumain at uminom ng alak sa loob ng kusina. Sabi nila, sila na raw bahala dyan. Kaya tara na! Excited na sabi ni Alena sa dalaga. Okay, ikaw ha. Kaya pala atat na atat kang pumunta dito dahil may tinakas ka palang alak galing sa party. Nanliit ang dalawang mata ni Astrid at mahina niyang kinurot ang tagiliran ni Alena. Curious kasi ako kung anong lasa ng alak ng mga mayayaman. Alam mo na, isang beses lang natin ito natitikman kaya grab the opportunity na. Sa bagay, hindi naman siguro ako papagalitan ni Mama. Tara na, simulan na nating uminom at nang makarami tayo. Charot! Loka-loka ka rin talaga minsan, Astrid. Mabuti na lang at hindi ka killjoy ngayong gabi. Napangyuwi si Astrid pagkatapos niyang lagukin ang isang baso ng alak. Ang tapang ng lasa. Dahil first time niya lang uminom ng alak ay pagkaraan ng ilang minuto ay nahihilo na siya. Mababa lang ang alcohol tolerance niya kaya sa pangalawang shot niya ay lasing na siya. Shot pa, Astrid! Lubos-lubusin na natin ang gabing ito dahil kinabukasan balik na naman tayo sa normal nating buhay. Patay talaga ako nito kay Mama. Pagkatapos natin dito, matutulog na ako. Ikaw rin, tabi tayo mamaya. Sinabihan kasi ako ni Mama kanina na dito na lang ako matulog at huwag na raw akong umuwi sa amin. Nang malalim na ang gabi, pareho ng lasing ang dalawang dalaga at pati na rin ang grupo ni Marcus na nasa kanilang garden. Pagkatapos ng birthday party ni Senyora Adelina ay may after party pang naganap. Dahil lasing na si Astrid, hindi na niya alam ang pinagagawa niya at hilong-hilo na talaga siya. Akala niya ay nasa maid's quarter na siya, subalit ang hindi niya alam ay nasa kwarto pala siya ng binatang si Marcus. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumukas ang pintuan sa silid ng pinasukan niya. Astrid, ikaw ba yan? Lasing na tanong ni Marcus sa dalaga. Marcus?
Bakit ka nandito? Dahil magpapahinga na ako, love. Lasing ka na, Marcos. Maling kwarto ang pinasukan mo. This is my room, love. Nilapitan ni Marcos ang dalaga at binuhat niya ito dahil nakahandusay na sa sahig si Astrid. Dinala niya ang kanyang sinisinta sa ibabaw ng kama at masuyo niyang pinatakan ng halik ang mapupulang labi ni Astrid. Tinugon naman ng dalaga ang kanyang mga halik, kaya mas lalo siyang nabaliw. Dala ng mainit nilang tagpo ay hindi nila napigilan ang kanilang sarili na magpadala sa sarap at kakaibang sensasyon na nararamdaman nila ngayon. Sa gabing iyon, kapwa sila uhaw na uhaw sa isa't isa. Kinabukasan, gulat na gulat silang dalawa nang makita nilang pareho silang walang saplot sa katawan. Nanlumo at naiyak na lang sa gilid ang dalaga. I'm sorry, love. Hindi ko napigilan ang sarili ko kagabi. I'm sorry, Astrid. Kung may mabuo man tayo, pananagutan kita. Hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko sa'yo at sa magiging anak natin. Marcos, natatakot ako. Nag-aaral pa ako eh. Umiiyak na sabi ng dalaga. Sana hindi na lang ako uminom kagabi. E di sana hindi mangyayari ang lahat ng to. Ang tanga-tanga ko talaga. Paano na ang mga pangako ko kay Mama? I'm really sorry, Astrid. Kahit anong mangyari, asahan mong hindi kita iiwan. Sa ngayon, mag-ayos muna tayong dalawa bago pa nila tayo maabutan dito. Hinalikan muna ni Marcos ang noo ng dalaga bago siya nag-ayos ng kanyang sarili. Nang marinig niyang may kumakatok sa kanyang pintuan, ay dali-dali niyang inayos ang magulo niyang higaan. Samantalang si Astrid naman ay nagtago sa loob ng malaking kabinet ng binata. Magandang umaga po, senyorito. Pinapatanong po ni senyora kung pupunta ba kayo ngayon sa kumpanya ninyo o hindi. Magandang umaga rin sa iyo, Manang Fe. Pakisabi po kay Mama na hindi muna ako papasok ng trabaho ngayon. Napuyat kasi ako kagabi. Sambit nito sa ginang. Okay po, senyorito. Alis na po ako. Nakahinga ng maluwag si Astrid nang makita niyang lumabas na si Manang Fe sa silid ni Marcos. Nang mapansin ng binata na paika-ika ang dalaga, ay mabilis niyang binuhat ito. Maupo ka muna dyan. Kukuha lang ako sa baba ng pagkain natin. Maraming salamat, Marcos. Akala ko kapag nakuha mo na ako ay mawawalan ka na ng pakialam sa akin. Nanliit ang dalawang mata ng binata. Hindi niya lubos akalain na ganun pala ang tingin sa kanya ng dalaga. Hindi ako ganung klase ng lalaki, Astrid. Mas lalo nga akong nabaliw sa'yo pagkatapos ng nangyari sa atin. Kahit papaano ay nawala ang takot sa puso ni Astrid. Akala niya kasi ay magbabago na ang pakikitungo ni Marcos sa kanya pagkatapos ng nangyari sa kanila, pero hindi pala. Makalipas ang 5 minuto, dumating na si Marcos na may dalang isang tray ng pagkain. Napangiti na lang siya bigla nang subuan siya ng kanin at ulam ng binata. Nagtimpla na rin ako ng gatas na para sa'yo, love. Mamaya mo na inumin, medyo mainit kasi. Pagkatapos mong kumain, uuwi ka na ba? Maingat na tanong ni Marcos sa dalaga. Oo, may pasok pa ako mamayang tanghali eh. Okay, hatid na kita sa bahay niyo. Pagkatapos nilang kumain, ay bumaba na silang dalawa. Mabuti na lang at wala ng katulong na pakalat-kalat sa hallway kaya napunutan siya ng tinik sa lalamunan. Saktong fiesta sa kabilang barangay, kaya wala ang mga chismosa niyang kapitbahay ngayon na nakatambay sa tindahan ni Aling Dulce. Nang makarating sila ni Marcos sa harap ng bahay nila, ay mabilis siyang nagpaalam sa binata. Akala niya ay aalis na ang binata kapag nakababa na siya, subalit nagtaka siya nang mapansin niyang hindi pa rin umaalis ito. Wala bang goodbye kiss dyan? Huy, grabe ka na. Naka-home run ka na kagabi eh. Tapos ihirit ka pa. Uwi na, Senyorito Marcos. Sunduin kita mamaya ha. Huwag ka nang umangal. Alam ko ang oras ng uwian niyo kaya hindi mo ako matatakasan. Cheer up, Astrid. Huwag mo munang isipin ang nangyari sa atin kagabi. Pero kung magbunga man ang ginawa natin, sabihin mo agad sa akin, okay? Okay po. Alis na
at baka may makakita pa sa'yo dito. Mag-ingat ka! Kahit masakit ang gitnang parte ng katawan ni Astrid, ay pinilit niya pa rin pumasok. Isang taon na lang ang titiisin niya at makakapagtapos na siya ng pag-aaral, kaya todo dasal siya na sana walang mabuong bata sa sinapupunan niya. Ayaw niyang huminto ng pag-aaral dahil gusto niyang makagraduate on time. Isang linggo na ang lumipas simula nang may mangyari sa kanilang dalawa ni Marcus. Wala namang nagbago sa relasyon nilang dalawa ng binata. Mas lalo pa ngang naging sweet at clingy sa kanya ang binata. Ate, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Althea sa kanyang kapatid. Kanina ka pa kasi nakatulala dyan. Okay lang ako, Thea. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Naku, uminom ka kaagad ng gamot, ate, at magpahinga ka na dyan. Ako na pong bahala dito sa kusina. Ang bait-bait naman ng kapatid ko. Maraming salamat, Thea. O siya, maiwan na kita dito ha. Magpapahinga lang ako saglit sa kwarto. Isang araw, nabahala na si Astrid dahil hanggang ngayon ay hindi pa siya dinadatnan. Kahapon pa siya nag-overthink. Hindi na rin siya makapokus sa klase nila dahil sa dami ng iniisip niya. Para makumpirma ang hinala niya ay pumunta siya sa pinakamalapit na drugstore sa kanilang school at bumili siya ng 3 pregnancy test. Nagunaw ang mundo ni Astrid nang makita niyang puro positive ang 3 pregnancy test na ginamit niya. Napahagulgol na lang siya ng iyak sa loob ng CR. Hindi niya alam kung kailan niya itatago sa kanyang ina at kapatid ang pagbubuntis niya. Natatakot siyang umamin lalo na't ang taas pa naman ng expectation ng mama niya sa kanya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay agad siyang dumiretso sa kanyang silid. Napagdesisyonan niyang puntahan si Marcus bukas dahil mas maganda kung sabihin niya sa personal na buntis siya kaysa sa text. Kailangan din nilang mag-usap ng masinsinan dahil hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon. Ate, saan ka pupunta? Ang aga mo naman atang umalis. Tanong ni Althea sa kapatid nito. Kasi pupunta ako sa Casa Reyes upang humiram ng black dress kay Elena. Wala kasi akong maayos na dress dyan sa loob ng cabinet ko. Palusot ng dalaga. Ah, okay ate, ingat! Nakangiting tugon ni Althea sa nakakatandang kapatid nito. Aalis na sana si Astrid upang puntahan si Marcus, subalit nagulat siya nang biglang lumitaw ang kanyang ina sa harapan nito. Napasinghap si Althea nang makita niyang malakas na sinampal ng kanyang ina ang kapatid nito. Halos tumabingi na ang mukha ng kanyang ate Astrid. Bakit nagawa mo ito sa akin, Astrid? Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo na tsaka ka na lumandi pag graduate ka na ng college at may maayos ka ng trabaho. Pero ano itong nakita ko sa loob ng bag mo? 3 pregnancy test na puro positive! Anak naman! Halos pumiyok na sabi ni Martha habang sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Mama, I'm sorry. Pasensya na kung na-disappoint kita. Hindi ko po sinasadyang biguin ka. Maluha-luhang sabi ni Astrid habang siya'y nakayuko. Anak naman eh! Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa akin? Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Akala ko matalino ka pero katulad mo lang pala ako na konting himas lang, bibigay agad. Sabihin mo sa'kin anak, sino ang ama ng batang pinagbubuntis mo? Si Marcus po, mama. Si Senyorito Marcus. Mahinang sagot nito habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Nagpantig ang tenga ni Martha nang marinig niya kung sino ang lalaking bumuntis sa kanyang anak. Kinaladkad niya si Astrid palabas ng kanilang bahay at pumunta silang dalawa sa mansyon ng mga Reyes. Nang makarating sila sa kasa, hinanap agad ni Martha si Marcus. Nang makita niya ang binata na nagbabasa ng dyaryo sa living room, ay nilapitan niya agad ito. Hinila niya ang dyaryong hawak ni Marcus, tsaka niya malakas na sinampal ang binata. Wala siyang pakialam kung anak pa ng amo niya ang lalaking ito. Mama! Pigil ni Astrid
sa kanyang ina nang makita niyang sasampalin na naman ni Martha si Marcus. Huwag mo akong pigilan, Astrid. Noon pa man ay napansin ko nang may gusto sa iyo ang lalaking ito. Pero hindi lang ako nagsalita dahil akala ko ay mababaw lang ang nararamdaman niya pero hindi pala. Aling Martha, may nagawa ba akong kasalanan? Bakit niyo po ako sinampal? Magalang na tanong ni Marcus sa ginang. Tinatanong mo po talaga ako? Hoy lalaki, binuntis mo lang naman itong anak ko. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo siyang panagutan. Kailangan mo siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Dahil ayokong lumaking bastardo ang magiging apo ko. Papakasalan ko po si Astrid, Aling Martha. Hindi ko po tatakbuhan ang responsibilidad ko sa kanya at sa magiging anak namin. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Agad namang tumutol ang mag-asawang Reyes. Hindi sila papayag na isang anak ng katulong ang mapapangasawa ni Marcus. Never. Subalit nagmatigas ang binata at sinabi niyang hindi na magbabago ang desisyon niya. Mahal niya si Astrid at hindi niya iiwan ito lalo na't magkakaroon na sila ng anak. Marcus, hindi ko siya gusto para sa'yo. I can't even think na isang muchacha ang papakasalan mo. She's out of your league. Hindi ba pwedeng sustentuhan mo na lang ang bata at magko-parenting na lang kayong dalawa? Umaasang tanong ni Senyora Adelina sa kanyang anak. Ma, please respect my decision. I won't allow our child to experience a broken family. Next month, magpapakasal na kaming dalawa ni Astrid. Walang nagawa si Senyora Adelina kundi tumango na lang sa kanyang anak. Pero sisiguraduhin niyang hindi matutuloy ang kasal ni na Marcus at Astrid sa susunod na buwan dahil gagawin niya ang lahat para lang magbago ang isip ng kanyang anak. Simula nang tumira si Astrid sa Casa Reyes, ay nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Senyora Adelina. Palagi na lang siyang sinusungitan nito at pinaparinggan. Pero kapag kasama naman niya si Marcus, ay parang maamong tupa ang senyora sa kanyang harapan. Napapailing na lang siya tuwing ngingitian siya ng ginang. Love, may tanong lang ako. Since magkakaroon na tayo ng baby, pwede na ba akong manligaw sa'yo? O baka naman pwedeng tayo na? Kasi sa susunod na buwan, magiging misis na kita. Hay naku Marcus, oo na, tayo na, boyfriend na kita. Hindi mo na kailangan manligaw. Para saan pa ba, di ba? Masungit nitong sabi. Kahit mag-asawa na tayo, araw-araw pa rin kitang liligawan. Pasensya na love ha, kung na-delay ng konti ang mga pangarap mo. Ang tanga-tanga ko kasi, kung bakit ba hindi ko pinigilan ang sarili ko noong gabing iyon. Kasalanan ko talaga kung bakit humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Wala kang kasalanan, love. Ginusto nating dalawa ang nangyari sa atin noong birthday ni Senyora. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tsaka tanggap ko na ito ang magiging kapalaran ko, na madidelay ng konti ang pangarap ko. Kahit nabuntis siya, ay pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-aaral. Tatapusin niya lang ang school year na ito at titigil muna siya ng pag-aaral. Baka sa susunod na pasukan ay hindi na muna siya mag-e-enroll. Dahil kapag nanganak na siya, ay magpo-focus muna siya sa pag-aalaga sa anak nila ni Marcus. Well, that's life. She realized that it's okay not to graduate on time because finishing college is not a race. I love you, Astrid. Konting tiis na lang, bubuko din tayo dito. Nalaman kong sinusungitan ka pala ni Mama pero hindi ka man lang nagsumbong sa akin. Ayokong nai-stress ka rito, kaya napagdesisyonan kong doon na lang muna tayo sa rest house ni Lolo titira habang hindi pa tapos ang bahay natin. I love you so much, Marcus. Maraming salamat sa lahat-lahat. Labis akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil responsable at madiskarte ang lalaking binigay niya sa akin. Ang ganda-ganda mo talaga, love. Makita ko lang ang mukha mo, tanggal na agad ang pagod ko. Bulero? Pansin ko, napapadalas ka ng umabsent sa kumpanya ninyo ha. Hoy Marcus, hindi porket ikaw ang CEO ay papasok ka na lang kung kailan mo gusto. Baka mamaya niyan, marami nang naghihintay sa'yo na paperwork sa opisina mo. Absent pa more! Natawa na lang si Marcus sa sinabi ni Astrid. Actually, tinapos na niya lahat ng trabaho niya kahapon kaya okay lang kung umabsent siya ngayon.
Gusto niya kasing samahan si Astrid sa kanyang check-up mamaya. Sa kabilang banda, ginawa lahat ng mag-asawang Reyes para mabago ang desisyon ni Marcos, subalit hindi sila nagtagumpay. Kahit na siniraan na nila si Astrid, ay hindi pa rin nila nabago ang desisyon ng kanilang anak. Napagtanto ni Adelina na mahal talaga ng kanyang anak, si Astrid. Kaya naman, sila na ang sumuko at tinanggap na lang nila ang dalaga. After all, what matters most is their son's happiness. Mahalo, bagay ito sa'yo. Pinakita ni Marcos kay Astrid ang hawak nitong kulay puting maxi dress. Pagkatapos kasi nilang magpa-check up ay dumiretso na silang dalawa dito sa mall. Bagay nga sa akin pero ang mahal naman. Nakangusong sambit ni Astrid. Afford ko naman ang dress na ito, love. Kaya bilhin na natin to. Sige na nga. Masyado kang mapilit eh. Pero thank you, love. Thank you for always spoiling me and my family. You're always welcome, Astrid ko. Mamaya, daan tayo sa bahay niyo ah. Alam mo na, medyo nagtatampo pa rin sa akin ang mama mo. Susuyuin ko lang. Binilhan din ni Marcos ng damit ang kapatid ni Astrid at ang mother-in-law niya. Kahit hindi pa sila kasal ng sinisinta niya, ay tinuring na niyang mother-in-law si Martha. Pagkatapos nilang bumili ng mga maternity dress ng kanyang nobya, ay humirit pa siyang mag-lunch date silang dalawa. Magkahawak kamay silang dalawa ng kanyang nobya habang sila'y naglalakad. Tila nasa alapaap ngayon si Marcos dahil labis ang sayang nadarama niya. Dahil sa wakas, malaya na niyang nakakasama sa public place si Astrid. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataon na ito. Hindi tulad noon na patago lang silang nagkikita dahil ayaw ng dalaga na makita sila ng ibang tao. Mukhang hindi bagay ang suot ko sa restaurant na ito, Marcos. Sa ibang restaurant na lang tayo kumain. Sus, nahiya naman ako sa'yo, love. Tignan mo nga ang suot ko, oh. Nakasimpleng t-shirt at jeans lang naman din ako. Tara na, kilala ko ang may-ari nito. Tsaka wala naman silang dress code dito, eh. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, ay sinalupong agad sila ng manager at dalawang waiter. Kilala si Marcos sa restaurant na ito dahil palagi siyang kumakain dito. Welcome to Don Albert's Restaurant, Mr. and Mrs. Reyes. Nakaready na po ang private room niyo, sir. Thank you, Hannah. Tara, love. Kung hindi lang sila magka-holding hands ng kanyang nobya, ay baka napagkamalan siyang bodyguard o alalay nito. Ang dami niya kasing bit-bit na paper bags. Nang makarating sila sa private room na binook niya kanina, ay pinaghila niya agad ng upuan si Astrid. Nalaglag ang panga ng dalaga nang bigyan siya ni Marcos ng isang pumpon ng rosas. Itong boyfriend niya talaga, palagi na lang siyang sinusurpresa. Pagkatapos niyang magpasalamat, ay masuyo niyang hinalikan ang labi ni Marcos. Gulat na gulat ito, kaya natawa na lang siya sa naging reaksyon ng kanyang nobyo. Ito kasi ang unang pagkakataon na hinalikan niya si Marcos sa harap ng ibang tao. I love you, Astrid. Can't wait to be your official husband. Excited na akong tawagin kitang misis ko. I love you too, Marcos. Ako rin. Excited na akong bungangaan ka araw-araw. Charot! Mag-order na tayo, love. Nagugutom na kami ni baby, eh. Sambit ito. Lahat ng bestseller nila sa menu ay in-order ni Marcos. Animoy isang barangay ang papakainin niya dahil sa dami ng order niya. Pinabayaan na lang niya ito at hindi sinita dahil pwede naman nilang i-take out ang mga natira nilang pagkain. Love, try mo ito. Masarap to. Sambit ni Marcos at sinubuan niya ng fresh lumpia ang kanyang nobya. Ang sarap nga! Kumain ka na, Marcos! Huwag mo na akong subuan dahil may kamay naman ako. Pagkatapos nilang kumain, ay pumunta na sila sa bahay nila Astrid. Magandang hapon po, Mama. Kamusta na po kayo dito? Magalang na tanong ni Marcos sa ginang pagkatapos niyang magmano rito. Mama na ngayon ang tawag niya kay Aling Martha. Okay lang naman kami ni Althea. Mukhang inaalagaan mo ng maayos itong anak ko ah. Ganyan nga, mahalin at alagaan mo siyang mabuti. Nako, Mama, kulang na lang ay magpaalipin siya sa akin. Mabait at maalaga talaga itong future husband ko. Napangiti naman ang ginang sa sinabi ng kanyang anak.
tanggap na niyang magkakaroon na ng pamilya si Astrid. Oo, disappointed siya sa sinapit ng kanyang panganay na anak, pero everything happens for a reason. Imbis na mag-isip siya ng kung ano-ano negatibong bagay, ay pinili na lang niyang maging positive at maunawain na ina. Dahil nag-resign na si Martha sa trabaho niya, ay nagtayo na lang siya ng sari-sari store na pagkakakitaan nila. Nag-offer din si Marcos na siya na ang magbibigay ng allowance nila ni Althea every month, subalit hindi siya pumayag. Hanggat malakas siya at kaya niya pang kumayod, ay hindi siya aasa sa ibang tao. Tsaka ayaw niyang isipin ni Senyora Adelina na pineperahan lang nila si Marcos. Ma, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sakripisyo ninyo sa amin ni Althea. Pangako, kahit may anak na ako at sariling pamilya, ay babawi pa rin ako sa inyo ng kapatid ko. I'm really sorry, Mama. Walang anuman, anak. Nako, nagdadrama ka na naman. Basta anak, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, ha? Palagi mong tandaan na kahit anong mangyari ay hindi kita pababayaan. Naluluhang niyakap ni Astrid ang kanyang ina at paulit-ulit siyang nagpapasalamat rito. Makalipas ang isang buwan, kinasal na silang dalawa ni Marcos. Bumukod sila ng tirahan dahil iyon ang nais nilang dalawa ng kanyang asawa. Pero paminsan-minsan ay dinadalaw naman sila ng kanilang mother-in-law at father-in-law. Maayos na ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Marcos at sa awa ng Diyos ay hindi na sila naging hadlang sa pag-iibigan nilang dalawa ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang sexy naman ng buntis kong asawa. Pakis nga! Wika ni Marcos habang kumikislap pa ang kanyang mga mata. Ikalma ang Junior Marcos. Kiss lang ha? Pero teka, nasaan ang pagkain ko dito sa ibabaw ng lamesa? Masungit na tanong ni Astrid sa kanyang asawa. Namutla naman sa kanyang kinauupuan si Marcos. Love, ano kasi? Akala ko ayaw mo na, kaya kinain ko na. Patay gutom! Iniwan ko lang saglit na wala na bigla. Nakakainis ka talaga, Marcos! Mamayang gabi, huwag kang tatabi sa akin ha. Matulog kang mag-isa dito sa sala. Nakaka-indiyar na ka. Nag-walk out bigla si Astrid kaya sinundan niya agad ang kanyang asawa. Mukhang malalang suyo na naman ang gagawin niya ngayon. Kung bakit ba kasi kinain niya ang mango float na iyon? Ayaw pa naman niyang matulog sa sala mamayang gabi. Napataas ang kilay ni Astrid na makita niya na parang maamong tupa ngayon ang asawa niya sa kanyang harapan. I'm sorry love, huwag ka nang magtampo. Gagawa na lang ako mamaya ng mango float mo. Pasalamat ka at mahal na mahal kita. Oo na, bati na tayo. I love you, Marcos. Maraming salamat at sobrang haba ng pasensya mo sa akin. Ewan ko ba, hindi naman ako ganito dati. Siguro dahil buntis ako kaya mabilis lang ako mairita. I love you more, asawa ko. Hinding-hindi ako mapapagod na intindihin kita palagi. Alika na, bumalik na tayo sa sala. Sa mga nagdaang taon, masaya at payapa naman ang kanilang buhay mag-asawa. Paminsan-minsan ay may hindi sila pagkakaunawaan ni Marcos, subalit nagbabati naman agad sila. Nang dumating sa kanilang buhay ang triplets nilang anak, ay mas lalong naging masaya ang pamilya nila. Hindi niya lubos akalain na nakabuo silang dalawa ni Marcos ng triplets. Makulit at bibo ang triplets nilang anak, kaya araw-araw maingay ang kanilang buong mansyon. Paano ba naman kasi kung ano-ano ang kalukohang pinagagawa ng mga ito? Minsan nga ay nai-stress na si Marcos sa mga anak nila. Love, 3 years old na ang triplets natin. Pwede ka nang bumalik sa pag-aaral mo. Ako na muna ang bahala sa mga anak natin, total. Mayaya rin naman sila. Iyon nga rin ang balak ko, love. Siguro bukas magpapa-enroll na ako. Thank you, Marcos. Napaka-supportive mo talaga sa akin. Pero teka, asan na naman si Astro, Asher at Arabella? Diyos ko, nalingat lang ako saglit. Dali-dali na namang lumabas sa mga batang iyon. Akala ko nasa playroom silang tatlo. Pero mukhang nasa bakuran na naman sila. Ay nako, suko na ako sa mga anak natin, Astrid. Ang kukulit nila. Pero kahit ganun sila, mahal na mahal ko sila. Nag-uusap silang dalawa ng kanyang asawa
nang bigla nilang marinig ang malakas na pag-iyak ni Arabella. Kaya naman dali-dali nilang pinuntahan ang tatlong bata. Malakas na napasinghap si Astrid nang makita niyang puno ng putik ang mukha ni Arabella, habang ang dalawang lalaki naman ay para na silang taong grasa. Mami, natapilok po ako tapos nasubsob ang mukha ko sa putikan. Look up, pangit na ako. Tahan na baby, sino ba kasing nagsabi sa inyong lumabas kayo ha? Si Kuya Astro po mami. Sinabi niyang pwede kaming mag-play dito sa bakuran natin. I'm not a pretty princess anymore. Ayoko nang maglaro dito. Reklamo pa ni Arabella sa kanyang ina. You're still pretty naman kahit madumi ang mukha mo, Ara. For me, you're the prettiest girl in my eyes. Malambing na sabi ni Astro habang pinupunasan niya ang maruming mukha ng bunsong kapatid nila. Biglang natunaw ang puso ni Astrid nang marinig niya ang sinabi ni Astro. Makulit man ang kanilang triplets na anak, subalit sweet at caring naman silang bata. Mas lalo na siyang napangiti nang niyakap ni Astro at Asher ang kanilang bunsong kapatid na si Arabella. Pagkatapos nilang aluhin ang kanilang kapatid, binuhat na ni Marcus ang nag-iisang prinsesa nila. Samantalang si Astrid naman ay hawak niya sa magkabilang kamay si Astro at Asher. Wow! Nag-bait na naman si Mommy ng paborito kong brownies! Thank you, Mommy! Masayang sambit ni Asher sa kanyang ina nang makita niyang may isang box ng brownies sa ibabaw ng center table. Pagkatapos nilang paliguan ang triplets, ay dumiretso na silang lahat sa kanilang malawak na living room. You're welcome, anak! Oh, kayong tatlo, sa susunod, huwag na kayong lalabas ng hindi nagpapaalam sa amin, ha? Strict ang tanong ni Astrid sa kanyang mga anak. Yes po, Mommy. Magbe-behave na po kaming tatlo. Hindi na namin papasakitin ang ulo niyo ni Daddy. Pero, Mommy, wala na ba kayong balak na bigyan kami ng little sister or brother? Inosenteng tanong ni Arabella sa kanyang ina. Mabilis namang umiling si Marcus. Naku, wala na. Sa inyo pa lang stress na kaming dalawa. Paano pa kaya kapag nadagdagan pa ng isa? Baka tuluyan na kami mabaliw ng mami niyo. Tsaka mga anak, babalik na kasi sa pag-aaral ang mami niyo. Kaya, ako muna palagi ang kasama niyo dito sa mansyon at ang mga yaya niyo. Wow! I want to study na rin, Daddy! I want to go to school na! Para sabay kaming pumasok ni Mommy! Makulit na sabi ni Arabella sa kanyang ama. Pati itong dalawang lalaki niyang anak ay gusto na rin daw silang mag-aral kaya naman sinabi niyang pwede silang mag-aral dito sa kanilang mansyon. Kukuha na lang sila ng tutor nilang tatlo dahil hindi pa sila pwedeng mag-enroll sa kindergarten. Mabilis namang sumang-ayon ang tatlong bata kaya bukas na bukas ay maghahanap na siya ng tutor nila. Today is their family day, kaya naman pinasyal nila ang mga bata. Pagkatapos nilang kumain ng brownies ay pumunta na sila sa mall. Excited ngayon ang triplets dahil minsan lang sila makalabas ng mansyon. Mommy, sa arcade tayo! Nakangiting wika ni Asher habang hila-hila niya ang kanyang ina. Daddy, gusto ko maglaro tayo ng basketball, please! Sambit naman ni Astro sa kanyang ama at nag-puppy eyes pa ito. Sige baby, mukhang gusto rin ni Asher na mag-basketball tayong tatlo. Arabella, basketball muna kami ng kuya mo ha. Mamaya na tayong sumakay ng bumper cars. Nagpabuhat si Astro at Asher sa mga bodyguard nila habang si Arabella at Astrid naman ay nasa gilid lang. Go babies! Galingan nyo! Talunin nyo si Daddy! Cheer naman ni Astrid sa dalawa niyang anak. Si Daddy Marcus tumira ng tres. Ayun, naka-triplets! Kaya ang ending na stress! Kantsaw ni Arabella sa kanyang ama. Nalaglag ang panga ni Marcus sa kanyang narinig. Halos lahat ng tao sa loob ng arcade ay nagkatinginan na sa kanilang gawi. Itong anak nilang babae ni Astrid, ang sutil niya talagang bata. Sinimangutan niya muna si Arabella bago niya ipinagpatuloy ang paglalaro ng basketball.
sinadya niya talagang magpatalo para manalo ang kanyang mga anak. Abot-tenga ang ngiti niya nang makita niyang sobrang saya ng kanyang mga anak nang nanalo sila. Lahat ng laro sa arcade ay sinubukan nila kaya ang ending ubos ang energy ni Marcus. Samantalang itong triplets niyang anak ay tila walang kapaguran. Sakalang sila nakakapagpahinga nang pumunta silang lahat sa Jollibee. Mommy, gusto ko ng maraming fries. Tapos dalawang sundae sa akin. Sambit ni Arabella habang kumikislap pa ang kanyang mga mata. Noted, baby. Kayo, Asher at Astro. Gaya ng dati nating in-order, Mommy. Pareho naman kami ng gusto ni Asher. Okay, baby. Love, ako na ang mag-order. Mukha kasing pagod na pagod ka na. Bantayan mo na lang ang tatlong bata. Behave kayong tatlo, ha? Baka mamaya pagbalik ko, wala na kayo dito. Walang pagsidlan ang saya na nadarama ngayon ni Astrid. Talagang nag-enjoy sila sa kanilang family day, lalong-lalo na ang mga bata. Ngayong mag-aaral na siya ulit, sisikapin niyang magampanan ng maayos ang pagiging ina at asawa niya. Ayaw naman niyang mapabayaan niya ang kanyang pamilya, lalo na't bata pa ang kanilang mga anak ni Marcus. Mommy and Daddy, thank you for being the best parents for the three of us. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga niyo sa amin kahit na makulit kami minsan. I really enjoy our family bonding. Malambing na sabi ni Arabella nang makauwi na sila. Niyakap nilang tatlo ang kanilang mga magulang at hinalikan pa nila ang mga ito. Sa sumunod na araw, maagang gumising si Astrid dahil ipagluluto niya ngayon ng breakfast ang kanyang asawa at mga anak. Habang nagbiprito siya ng hotdog ay bigla siyang niyakap patalikod ng kanyang asawa. Ito talagang si Marcus, parang kabuti. Good morning, my love. First day of school mo ngayon. Hatid ka namin ng mga bata, ha? Good morning, love. Sure, no problem. Isasama mo ba sila ngayon sa office mo? Nako, good luck na lang sa'yo mamaya. Tsak kung magiging magulo ang office mo kapag sinama mo sila. Isama mo rin ang yaya nila para kapag may meeting ka, pwede mo silang iwan sa office mo. Yes, my love. Alam mo na, nangako ako sa kanila kagabi na isasama ko sila sa office. Tsaka pupunta rin doon mamaya si mama, kaya hindi na ako ma-stress sa kanilang tatlo. Thank you so much for everything, love. I really appreciate how good you are as a husband and a father. Dahil dyan, may award ka sa akin mamayang gabi. Hinalikan ni Astrid ang kanyang asawa. Maaga pa naman kaya naglambingan muna silang dalawa sa kusina. Nang magising ang kanilang mga anak, ay kumain na sila. Alas 7:30 nang umalis sila sa kanilang mansyon dahil 8:30 magsisimula ang klase niya sa araw na ito. Nang makarating sila sa school niya, ay isa-isa niyang hinalikan ang tatlong bata at pati na rin ang kanyang pinakamamahal na asawa. Love, iyong bilin ko sa'yo. Sabihin mo agad na may anak at asawa ka na kapag may lalaking humingi ng number mo. Hay naku, Marcus. Kanina mo pa sinasabi yan. Kumalma ka nga dyan. Para kang tanga. Hindi naman kita ipagpapalit, no? O siya, sige na. I love you, mahal ko. Text na lang kita kapag magpapasundo na ako. Babies, papasok na si Mommy. Huwag pasakitin ang ulo ni Daddy, ha? I love you all. I love you too, Mrs. Ko. Pasok ka na. Baka malate ka pa. Bye, Mommy! Galingan mo sa first day of school mo! Pahabol na sabi ni Astro sa kanyang ina bago ito lumabas sa kanilang sasakyan. Kay bilis lumipas ng araw. Hindi lubos akalain ni Astrid na natapos niya ang isang SEM. Konting kembot na lang, makakagraduate na siya ng college. Subalit hindi naging madali para sa kanya ang pagsabayin ang pag-aaral niya habang ginagampanan niya ang role niya bilang asawa at ina. Pero kahit anong mangyari ay laban lang. Wala sa bokabularyo niya ang sumuko. Simula nang bumalik siya sa pag-aaral ay palagi na lang siyang binubuli at chinichismis ng mga kaklase niya. Bulong-bulungan din sa kanilang department na nabuntis siya ng isang mahirap na lalaki kaya natigil siya sa pag-aaral ng ilang taon. Hindi na lang niya pinansin ang mga kumakalat na chismis dahil hindi naman ito totoo. Nako, nandito pala ang feeling maganda.
Ang kapal na mukha niyang i-reject si Noah sa harap ng maraming tao. Akala mo naman kung sinong maganda eh may anak na. Tapos, kung kaninong lalaki lang pala siya nagpabuntis. Pagpaparinig ng dalaga kay Astrid. Hala, totoo palang chismis? Sabi nila, tatlo na raw ang anak niya. Tapos yung asawa niya ay kung saan-saan rumarakit para may pangtustos siya sa pag-aaral ni ate mo girl at mga anak nila. Kung ako sa kanya, hiniwalayan ko na ang asawa niya at pinayagan ko na lang manligaw si Noah. Ang tanga-tanga niya. Napailing na lang si Astrid sa mga pinagsasabi nila. Gusto niyang matawa subalit pinigilan niya ang kanyang sarili at baka sugurin pa siya ng mga ito. Mga war freak pa naman ang mga babaeng nasa gilid niya. Pero alam niyo, hindi naman siya maganda eh. Ewan ko ba kung anong nagustuhan ni Noah sa kanya? Siguro dahil may experience na siya kaya baliw na baliw si Noah sa kanya? Pero yuck, ang purita niya kaya. Hindi na siya nakinig sa mga pinagsasabi ng tatlong babae dahil paparating na ang kanyang asawa. Uwian na nila kaya nandito siya ngayon sa labas ng gate, naghihintay ng sundo niya. Maraming estudyante ngayon sa labas ng kanilang school kaya nang tumigil ang isang magarang sasakyan sa kanyang harapan, ay napatingin lahat ng tao sa kanya. Suot ang mamahaling three-piece suit, lumabas si Marcos sa kanyang Bugatti Veyron na sasakyan. Nilapitan niya si Astrid at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Tsaka niya kinuha ang bag ng kanyang asawa. Laglag pa ngang nakatulala naman ang mga estudyanteng nakatingin sa gawin nila. Natawa na lang siya sa naging reaksyon nila. May iba pa nga na nahulog ang bitbit nilang libro sa sahig ng dahil sa gulat. I miss you, my love. Uwi na tayo. Hinihintay na tayo ng mga anak natin. Malambing na sabi ni Marcos kay Astrid. Akala ko ba mahirap ang asawa niya pero isang bilyonaryo pala. O baka naman namalikmata lang ako. Jessa, totoo ba itong nakikita ko? Totoong totoo, bes. Si Mr. Marcos Reyes ang asawa niya. Ang pinakamaimpluwensyong tao dito sa ating probinsya at sa buong Pilipinas. Diyos ko, bigla akong natakot. Todo lait pa naman ako kanina kay Astrid. Tara na mga bes, umalis na tayo. Imbis na magsumbong si Astrid sa kanyang asawa, ay hindi na lang niya ito ginawa. Siguro naman, tatantanan na siya ng mga bully niyang kaklase at schoolmates ngayong alam nilang isang mayaman na lalaki ang asawa niya. Pagka-uwi nila ni Marcos ay sinalubong agad sila ng mga bata. Tumalun-talun pa sa tuwa si Arabella na makita niyang may dala siyang kwek-kwek. Request kasi ng triplets na gusto nilang kumain ngayon ng kwek-kwek kaya binilhan niya ang mga ito. Thank you, Mommy! Amoy pa lang ng sauce, ulam na! Mommy, gusto ko po ng kanin. Uulamin ko tong kwek-kwek na dala niyo. Sambit ni Astro sa kanyang ina. You're welcome, baby. Kayo, Asher at Arabella, ayaw niyo bang iparas ito sa kanin? Tanong ni Astrid sa dalawang bata. No po, Mommy. Ikaw, Kuya. Mabilis namang umiling si Asher kaya si Astro lang ang pinagsandok ni Marcos ng kanin. Dahan-dahan lang, Asher. Baka mabulunan ka. Saway ni Astrid sa isa niyang anak. Nakangiting pinagmasda ni Astrid ang kanyang mga anak habang ang asawa naman niya ay nakayakap sa kanyang likuran. Ang sarap i-treasure ng mga ganitong moment. Kahit simpleng pagkain lang ang ipakain nila sa mga bata, ay tuwang-tuwa na ang mga ito at nag-i-enjoy sila. Pagkatapos nilang kumain ng kwek-kwek, ay inasikaso na niya ang mga bata at ang asawa. Gusto niyang bumawi sa kanyang pamilya kaya naman pagsapit ng gabi ay nagluto siya ng paborito nilang ulam at gumawa rin siya ng mango float. Wow! Ang bango, love! Ikaw talaga! Pwede naman na ako na lang ang magluto ng ulam natin. Thank you so much, love, for being a good wife and a mother to our child. Kahit busy ka sa pag-aaral mo, ginagawa mo pa rin ang best mong makapaglaan ng oras sa amin ng mga anak mo. I love you so much, Mrs. Ko. I love you too, Mr. Ko. Hindi naman ako pagod masyado. Sa ating dalawa, ikaw tong pagod na pagod dahil ang dami mong ginagawa sa opisina tapos idagdag mo pa ang mga makukulit na batang binabantayan mo. Thank you so much, Marcos.
I really appreciate your sacrifice and effort. Kaya hindi ako mapapagod na mahalin at pagsisilbihan ka. Uy, kinilig naman si Daddy! Ang pangit pa naman niyang kiligin. Parang unggoy na namumula ang buong mukha. Mabuti na lang si Mommy ang kamukha ko. Biglang sabi ni Arabella nang madatnan niyang naglalambingan ang kanyang mga magulang. E di parang sinabi mo na rin na parang unggoy ang dalawa mong kuya. Nang marinig ni Asher at Astro ang sinabi ng kanilang ama, ay mabilis nilang sinugod si Marcus. Pinagsusuntok at sinipa nila ang kanilang ama hanggang sumuko ito. Kailangan talaga ng mahabang pasensya kapag binabantayan niya ang triplets dahil ang lilikot nila. Mabuti na lang at ang mga yaya nila ay mabait at mahaba ang pasensya. Ikaw ang pangit, Daddy! Dinamay mo pa kaming dalawa ni Asher! Oo na, ako ng pangit! Pero kahit pangit ako, mahal naman ako ng mami niyo. Sa gabing iyon, masayang nagsalo-salo ang kanilang buong pamilya. Nang makatulog na ang mga bata, ay dali-daling pumunta si Marco sa kwarto nilang dalawa ni Astrid. Muntik na nga siyang matalisod dahil sa pagmamadali. Pagbukas niya sa pintuan ng kanilang silid, ay nadatnan niyang ready na ang kanyang asawa na magkipagbakbakan sa kama. Sunod-sunod siyang napalunok nang kindatan siya ng kanyang asawa. It's his time to shine. Talagang dadalhin niya sa rurok ng kaligayahan si Astrid. Ngayon na lang ulit sila magniniig sa kama kaya sigurado siyang gigil na gigil siya ngayon. Sana lang ay hindi niya masaktan ang pinakamamahal niyang asawa. Diyos mio, ang hot mo talaga love. Mukhang hindi ka na anak. Hot mama. Puri ni Marcus kay Astrid. Tama na ang satsat love. Halika na dito at nang makarami tayo. Wala kaming pasok bukas kaya pwede tayong magpuyat ngayon. Yes! Sabi mo yan love ha? Wala nang bawian. Oo nga. Pambawi ko yan sa'yo sa nagdaang araw na palagi akong busy at wala nang time sa'yo. Enjoy Mr. Ko! I'm all yours until dawn. Sabik na sabik niyang hinalikan ang kanyang asawa at kapwa nag-aalab silang dalawa. Talagang uhaw na uhaw sila sa isa't isa. Sa gabing iyon, halos hindi na alam ni Astrid kung saan niya ibabaling ang kanyang mukha dahil sa kakaibang sarap na nadarama niya. Talagang ginalingan ni Marcus ang pagromansa sa kanya. Nang sumapit ang Lunes, back to school na naman si Astrid. Simula nang malaman ng ibang estudyante na si Marcus ang asawa niya, ay naging mabait na silang lahat sa kanya at naging friendly. Mga tao nga naman. Porket mayaman ang asawa niya, naging maganda na ang pakikitungo nila sa kanya. Nakakadismaya ang ugali nila. When money speaks, people will listen talaga. Hay buhay nga naman. Congratulations my love. Sa wakas, graduate ka na. I'm so proud of you. Parang kailan lang nung nagsimula ang pasukan niyo pero ngayon, tapos ka na sa college. Degree holder ng asawa ko. Congrats mommy! Sabi ng tatlo nilang anak. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ang inspirasyon ko sa pag-abot ko ng aking pangarap. Kung wala kayo sa tabi ko, siguro hindi ako makakasurvive at makakatungtong ng stage. Maraming salamat din po Mama Martha at Althea. Siyempre, pati na rin sa inyo Mama Adelina at Papa David. Naluluha na niyakap ni Martha ang kanyang panganay na anak dahil talagang tinupad ni Astrid ang pangarap niyang tapusin niya ang kursong nasimulan niya. Bilang magulang, labis ang sayang nadarama niya ngayon dahil sa wakas, may degree holder na sa kanilang pamilya. Patunay lamang na hindi hadlang sa pag-aaral kung mayroon ka ng anak. Kahit pa ilang taon ka na, kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, walang problema iyan. Kaya proud na proud ako sa iyo anak. Congratulations anak. Mahal na mahal ka namin ni Althea. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama at Althea. Tara na po. Uwi na tayong lahat. Tapos na kasi ang program. Wait, sa mansyon kayo didiretso ha? Dahil graduate ka na Astrid, may ingranting handaan na naghihintay sa atin sa Casa Reyes. Nako, nag-abala pa kayo, Mama. Pero maraming salamat. Sa buhay,
hindi uso ang salitang hadlang basta may pangarap ang isang tao. Iyan ang tinatak ni Astrid sa kanyang isipan. Hindi man siya pinabura ng tadhana noon pero ngayon, it's her time to shine. Sa kanya ang taon na ito, hoping that all people will reach their ultimate goals and dreams in life, in God's grace. Sana lahat ng tao ay makatikim ng ginhawa sa buhay. Sana lahat ng babae sa mundo ay makahanap ng loyal at faithful na partner, mabait, maalaga at responsableng asawa gaya ng sa kanya. Ngayon lang napagtanto ni Astrid na blessings in disguise pala ang maaga niyang pagbubuntis. Kasi simula nang nalaman niyang buntis siya noon, ay sunod-sunod ang blessings na natanggap nilang dalawa ni Marcus. Love, hindi ako magsasawang magpapasalamat sa'yo. You played a big role in my life. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung wala ka. I love you so much, Marcus. Ako na ang babaeng pinagpala sa lahat dahil sobrang ideal man ang naging asawa ko. You deserve all the good things that comes in your way. Dahil mabuti kang tao, mabuti kang asawa at anak. I love you big time, Astrid. You and our children are the greatest gift I ever received in my life. Thank you for coming into my life and being my constant. Love, this is my gift for you. Sana huwag kang magalit dahil gumastos ako ng malaking pera para mabili ko yan. Saka, ngayon lang naman to. Don't worry, hindi kita papagalitan ngayon. Next time na lang, charot. Pero thank you, love. Okay lang naman sa akin kahit wala kang gift. Ang importante, naka-attend ka sa graduation ko. Naku, mami, parang tanga kanina si daddy. Kinakausap niya mag-isang sarili niya. Sabi pa niya, naku, baka maging dragon na naman si Astrid kapag nalaman niyang bumili ako ng mamahaling alaha sa auction. Pero worth it naman ito, dahil sa kanya ko naman ibibigay at hindi sa ibang babae. Sambit ni Asher at talagang ginaya niya pa ang boses ng kanyang ama. Tawang-tawa naman ang dalawang bata dahil kuhang-kuha ni Asher ang boses at facial expressions ng kanilang ama. Pati si Astrid ay natawa na rin. Minsan talaga kung hindi makulit ang triplets ay nagiging palabiro sila. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya pero masaya naman sila sa buhay. Masasabi niyang worth it lahat ng hirap, pagod at pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa ni Marcus noon dahil payapa na ang kanilang buhay ngayon. Mami, ang galing-galing mo! Proud kami nila kuya sa'yo! Dahil graduate ka na, pwede ka nang mabuntis ulit! Sige na, Mommy! Bigyan niyo na ako ng little sister or brother! Gusto ko kasing maging ate! Hiling ni Arabella sa kanyang ina na tila ba humihingi lang ito ng candy. Thank you, baby. Love, oh, gusto raw ni Arabella na maging ate. Pagbigyan na natin siya. I love you, Marcus. I love you more, Astrid. Oo na, pagbibigyan na natin ang magandang prinsesa namin. Sana lang hindi makulit ang baby number 4 natin. Wakas. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Inday series. Dahil dyan, shout out to Michelle Dagdag, Nelia Iscleto from Imus, Cavite, Merly Limon from Athens, Greece, and Anita Hernando from Athens, Greece again! Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto ninyong marinig. Hanggang sa muli!